Yo, what's up sa inyo lahat? WB Mila. Diyan tayo mali. Andito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan andito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe ka dyan mga kabalits. At ito na nga mga kabalits, kakapasok lang expose na second full burong video. Ito na, nagkagulo sa palasyo. PRRD Guevara tumistigyo. At yun, paalala lamang, ito ay ating reaction video lamang. Ano mong sumasala round dito, bahagi lamang natin reaction video. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. At yun, play na natin. Ang balita, hindi umano pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas ang International Criminal Court sa pag-interview o pagpapanayam ng 5 katao na tinaguriang mga sospek sa investigasyon ng ICC sa war on drugs dito sa Pilipinas. Kinabibilangan ito ni Senator Bato de la Rosa, dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde at tatlong iba pa. Kinumpirma ni Solicitor General Minardo Guevara na natanggap ng gobyerno ng Pilipinas ang opisyal na kahilingan na tulong mula yan sa International Criminal Court para sa pag-interview ng mga ito. Sinabi niya na habang hindi pa nagbibigay ng pinal na tugon ng palasyo, ang gobyerno ay hindi daw hahadlang sa investigasyon ng International Criminal Court. Narito pa ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Solicitor General Minardo Guevara. Mr. Trillanes has brought up this matter, supposedly confidential matter. I am compelled to say something about it so that it will be by the people in its proper context. Yes, there is a communication. There is a request from the ICC prosecutor requesting assistance from the Philippine government to facilitate the interview of 5 individuals. And the reason for this is this. The ICC prosecutor cannot apply for a warrant of arrest unless he has full information about the facts that happened in the Philippine drug war. So far, the ICC prosecutor has seen much on the side of the complainants, but nothing much on the side of those being accused. Bagi po yan ang pahayag ni Solicitor General Minardo Guevara. Sa mga karagdagan pa nating balita, tapos ang paghahain ng mga kaso nitong nakalipas na araw, target naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maghain pa ng mga susunod na kaso laban sa iba pang mga opisyal ng dating Duterte administration. Sa pagkakataong ito, ang issue naman daw na kanyang uungkatin ay ang 6.6 na bilyon pisong halaga na ang Freegate deal na ang paksa ng reklamo na kanyang isusulong. Isa sa sinasabing posibleng makalagkad ang pangalan ay ang kasalukuyang senador na si Christopher Bongo dahil naman sa link ng kanyang pamilya, bagay na una na nitong pinabulaanan. Una nang naghain kahapon ang mga kaso itong si Trillanes laban kina Congressman Paulo Pulong Duterte at maging sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Pero para kay Congressman Pulong, itinuturing pa nga niya na chance ito para linisin ang kanilang pangalan sa korte at maging sa publiko dahil naman sa isyu ng drug smuggling na wala raw katotohanan at mga ligasyon lamang na paulit-ulit na ipinupukol ng dating senador. Ito naman si Police Brigadier General Nicolas Story III, hindi na pinatulan itong mga bantang pananampal ni Mayor Baste Duterte. Hindi na pinatulan ni Police Brigadier General Nicolas Story III ang pagbabanta at pagbatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa kanya kaugnay ng pagpapatupad ng 3-minute response time at pagtatalaga ng paiba-ibang opisyal ng Davao City Police Office. Ayon kay Tore, hindi na dapat pagtunan ng pansin ang mga sinabi ng alkalde. Matatandaan na sinabi ni Mayor Baste sa isang panayam na nagmamagaling si Tore sa lungsod matapos gumawa ng konklusyon na maraming krimen sa Davao City kahit paman baguhan pa lamang siya sa posisyon at walang sapat na basihan sa kanyang sinasabi. Dahil sa galit ng alkalde ay hindi na niya napigilang ihayag na gusto niyang sampalin si Tore kung may pagkakataon amang magkaharap ang mga ito. Ayon kay Mayor Baste, walang pagbagong nagawa sa lungsod ang ipinangako nitong 3-minute response time, lalo na sabi ng alkalde, conflict is always there. Matatandaan na maraming katanungan si Mayor Baste tungkol sa mga hakbang ni Tore sa lungsod, lalo na sa nangyaring 3 beses na pagpaparit ng DCPO Director noong nakaraang buwan. Kakasuhan na naman niya si Pulong Duterte. Grabe, lahat na lang kinasuhan niya. Grabe talaga yung fighting spirit ni Trillanes, no? Talaga namang strong na strong eh, no? At ang kinapagtataka ko, grabe. Grabe, ang dami namang budget, Trillanes. Natatawa na lang talaga ako mga lahat na ginawa niya, lahat na kinasuhan niya.
Hindi ka na talaga mananalo. Hindi ka na lagi mananalo, Dorine. Basahin natin, mga Lods. Ito yung sagot ni Congressman Paolo Polong Duterte dun sa inihain na kaso na naman, no, smuggling ni Trillanes kay Polong. I welcome Antonio Trillanes' plan to file a drug smuggling case against me. This is a welcome development. Mas maganda ito dahil sa korte ng Pilipinas ang pagdinig at hindi sa korte ng Facebook at utak ng isang trililing na sundalong kanin. Tama! Di ba? Di ba? May Senate hearing na nga niyan dati. Di ba? Na, I think parang si Trillanes pa nga yung gumigisa at nagtatanong ng kung ano-ano kay Kila Polong Duterte. Eh wala namang nangyari doon sa investigasyon at pa-senitaring-senitaring nila. Tapos ngayon, eto na naman si Trilaleng. Maganda yan. I-file mo sa korte. Sa korte mo, i-laban yan, Trillanes. Para magkaalaman ng katotohanan. Para malaman natin kung totoo ba talaga yung inaakusa mo. Going back dito sa pag-raid dito sa bahay ni Spokes Roque. Kasi nung nasa New York siya, mga kapalangga, sinabi niya na i-unmask niya kung sino ang queen and king ng Pogo. Remember that? Dahil siya yung pinagbibintangan. Nung nasa New York siya, at dito sinasabi niya din sa amin na alam niya kung sino ang king and queen ng Pogo. Actually, alam ko rin. Bago pa sinabi ni Harry Roque yan, may mga puting ahas tayo. Sino ang king and queen? Ang mag-asawang bangag. Kaya po nila ni-raid ang bahay ni Spokes Roque nang walang search warrant, ang sinasabi nila may nagtimbre lang. Okay. So, bahay ng pamilya niya, I don't know, wala pa na siyang interview. Hindi natin alam kung kanino ba nakapangalan yung bahay na yon. Kasi hindi tayo basta-basta nagpapaniwala sa mainstream media kasi yan ay sinungalingala na ni Lisa Tanas at ni Bangag ang bunganga ng mga yan. Sabi ni Ray Sterbenhor, kumusta ang Pogo? Ayun. Ang totoo niyan, mga kababayan, kaya excited ako na maisa lang si Spokes Roque dyan sa Congress at sa Senate, you know, sa hearing, para talagang hubaran niya. Kasi ulitin ko ha, masyado na po kayong naluloko ng bangag na gobyernong ito. Nakita namin dito sa California, sa New York, maybe nakita din nila, kami dito, ilang mga kaibigan ko, na si Lisa Marcos at si Bangag Jr., okay? Si Sandy Daza, doon sa picture na yon, i-review ko lang picture mamaya. Okay? Kung sino yung mga personality na yon. Nandoon yung mga Pogo operator, si Lisa Tanas, okay? At si Kuting, marami sila eh, yung sa picture na yon eh. Excuse me, ulitin ko. Kasama ni Bangag, ng Bangag na gobyernong ito, ang Pogo operators. So ang ginagawa po nila ngayon, dinidiin nila si Harry Roque na ang totoo, ang mag-asawang Bangag at ang pamilya niya ang merong koneksyon sa Pogo operators. Dahil nagbigay ito ng milyon-milyon, ayon sa ating source, ng multi-million campaign fund sa mag-asawang Bangag. At alam ni Bangag na ang perang binigay po sa kanila ay galing sa Pogo. So ang king and queen, eto yung mga Bangag. Kaya huwag kayong nagpapaniwala dyan. Itataya ko ang buhay ko araw-araw kung hindi totoo ang sinasabi ko dito na nakita ng dalawang mata ko namin, ng mga palangga ko, ang litratong yon, and I hope mailabas yon sa basbas ng dapat magbasbas. Kasi hindi lahat ng mga pinapakita sa akin dito ay pwede kong ilabas. Pinapakita nila sa akin just to prove na totoo ang mga sinasabi nila. So, ang reyna at hari po ng Pogo ay ang mapyang gobyerno, hindi si Harry Roque. Bakit nila ni-raid ang bahay o pamabahay ng pamilya o kamag-anak kasi wala pa namang clarification kay Harry yan kung kanino napakapangalan yung bahay na yan nang walang search warrant at saka warrant of arrest. Sige, tanuhin natin, ahimayin natin. So, kung meron dalawang Chinese na nakarenta sa kanilang property, let's say, sige, bahay ni Harry, nakapangalan sa kanya, merong dalawang Chinese na nagre-rent sa kanilang properties, ano ang mali? So, ibig sabihin, lahat ng mga may paupahan sa inyo na ang nagrerenta ng Chinese, eh dapat, you know, pagdudahan na ito ay mga Pogo operators. Then, kung sila ay mga Pogo operators, kasi yun ang gustong palabasin
ng gobyernong ito dahil nga gusto nilang ibigay ang bintang kay Harry Roque. Kasi mga kababayan, alam na alam ni Lisa at ni Bangag na alam ni din ni Harry kung sino ang mastermind. At alam ni Harry, I hope as spokes, attorney Harry Roque, you will speak up for the truth. I mean, I don't know, maybe kliyente niya yung mga Pogo operators o ano ba, Pogo, ay well, sinabi niya, hindi niya kliyente, di ba, yung whirlwind lang ang kanyang client. So, for whatever circumstances na kaya na i-ano mo na, spokes, ipakita mo na sa taong bahayan, ikaw ang pinagbibintangan at itong pag-raid sa iyo, hindi ko pa siya nakakausap since na umuwi siya ng Pilipinas, naging busy siya. Itong binabintang sa pamilya mo, ha? Na ikaw daw ang Pogo, ikaw ang mastermind ng Pogo, eh wala nga silang maipakita. Mismo nga si Altenco ng Pagcor, wala siyang sinabi na si Harry ay partner ng Pogo. Ang sinabi lang doon, na sinamahan ni Harry yung kliyente dahil nagkaroon ng problema sa pagbayad ng rent ng kanilang tax, right? Nagkaroon ng problema, then nagbigay ng ano ng dahil may nagdispalko, 'di ba? Meron silang certain Dennis Kunanan ba 'yon? You know, may nagdispalko ng pera, kaya lang nandoon si Harry. Pero hindi nangialam si Harry at sinabi ni Altenco, walang sinabi si Altenco na si Harry Roque ay mayroong ginawang illegal o pag-pressure doon sa Pagcor. So malinaw mismo na sinabi ng tauhan ni Kuting Jr. Pero bakit ginawa sa kanya ito? Ang pag-raid ng walang proper documentation, walang search warrant, walang warrant of arrest, basta na lang nagpadala ng mga, I think, batalyon din ang pinadala. The same thing na ginawa sa KOJC. Imagine nyo after 3 days lang na nagsalta si Harry na huhubaran niya kung sino ang king and queen ng Pogo. At ang nare-refer niya dito, I believe, kundi ang Bangag na gobyerno. Si Satanas at si Bangag. See? Ganon nila i-twist ang katotohanan. Katulad na lamang, mga kababayan, ng pag-twist nila ng polboronic video. Imagine nyo, si Sandro Marcos in interview. Okay? Tinanong siya about polboronic video. What do you think of the polboron ano video? Sabi niya, what do you think? Binalik niya yung tanong sa reporter. Sabi ng reporter, what do you think? Kung ang tatay niya ay zero swallowing, zero singhoting o polboronic, alam nyo, ang taong walang ginagawang mali, I mean, not mali, ang taong hindi sumisingot, kapag ambush interview or right on the spot, pag tinanong ka, o ano masasabi mo, yung tatay mo daw sumisingot? Napakadali lang ang sagot. Hindi nagsisingot ang tatay ko. Wala, never ever in my whole life na nakita ko yung tatay ko. Madali mong idepensa kung hindi nagsisingot. Pero anong sabi niya, what do you think? Diba? Depensa. Diba? Nagdi-depensa ka agad siya. Babalik niya sa reporter ang katanungan. At also, kung napanood yung kaso ng ngalingan ni Kuting Jr., siya ay balisa habang nagbabasa ng kanyang speech at para siyang nagmamadali. Kasi kahit ano pa po ang deny nila na ito ay AI and deepfake, hindi nila maididenize at mamamayang gising ang diwa na ang bidyong sumisingot siya ay siya. Bakit? 7 na. Is it 7 days na? Anong araw na kita ngayon? Okay, yes, Sunday na. Wow, 1 week na pala yung event namin. Ang bilis ng panahon. 7 days na po ang nakalipas nang sinabi ni Gibo ng DND ng lahat ng ahensya ng gobyerno na pananaguti namin ang mga behind nitong video na ito nang nag-upload ng video na ito. Makikipag-ugnayan kami sa Amerika. 7 days na, ganun kabagal. Wala pa pong tumatawag sa akin na authority or message na ako ay pinapatawag or kakasuhan ni Marcos Jr. Hindi naman ako pwedeng kasuhan ng Amerika. Bakit? Ang pwede lang pumasok sa akin si Bangag. Kasi siya yung subject doon. At kapag kinasuhan ako ni Bangag, doon na natin, you know, doon na ngayon papasok ang forensic analysis ng video. Diba, mga palangga? Doon na ngayon papasok yun, mga kababayan. Pero, kung titignan ninyo, bakit wala man lang, 'di ba? Usually, paimbestigahan natin 'yan sa Senate. Paimbestigahan natin 'yan sa Congress. Ito tanong ko sa inyo, mga kababayan. Bakit ni isang kongresista at senador, bakit walang gustong paimbestigahan ang video na sumisingot si Kuting? 'Yun lang. Bakit?
Tanong, kaninong i-revoke ang green card? Kaninong green card ang iparevoke mo? kaninong green card? Okay? Ngayon, mga palangga, bakit, balikan natin, dahil si Harry Roque ay kasama namin dito, okay? Sa pakipag, na-invite lang yun. Na-invite lang siya sa event. Okay? It just so happened na nandoon siya na isinyowing natin. Alright? So ngayon, ang question, kung fake ang video, bakit ayaw? Okay. Sabi nila, ahabulin nila yung mga nag-share. Ando doon si Spokes Roque, ando si Attorney Glenn Chong, bakit ayaw nilang pa-imbestigaan dyan sa Pilipinas, sa Congress, di ba? At sa Senate. Kasi mabubusisi at tunay na lalabas ang forensic analysis. And I will tell you something, mga kababayan. Okay? Kapag inilagay na nila diyan sa ikorte nila o yung Kongreso at Senado, mga ano lang naman yan diyan. Mga pag-grandstanding lang naman yan, mga yan, mga pasarsuela. But kapag sa korte, ngayon, ipapakita yung forensic analysis. Yung forensic nila, yung analysis nila, yung blow up nila yung picture, at yung analysis dito sa America. Actually, we're looking for other hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na forensic analysis. As you know, as much as we can, pwede nating gawin 'yon sa oras na nagdemanda si Bangag Jr. Kasi ang sabi niya, "Oh, wag kayo mag-share kasi hahabulin namin kayo, ididemanda namin kayo, mananagot kayo sa batas." Eh hindi nga daw si Marcos Jr. So pag nagkaroon ng demandahan, well, sa part ko dito sa Amerika, doon ngayon ilalabas ang forensic analysis ng magkabilang panig. Ngayon dyan, takot si Bangag kasi alam niya sa sarili niya, kaya siya natataranta, kaya nasira ang kanilang sona dahil alam niya sa sarili niya na siya yun. Ikaw yun, Bangag. Pero ang ginawa nila, ginamit ang kapangyarihan ng gobyerno para lokohin kayo na hindi siya yun at ipa-takedown ang video. At kasama dyan ang galit ni Lisa Tanas, ni Bangag, kay Harry Roque dahil part siya ng maisog at ang pagbibintang kay Duterte. Doon nga pala sa mga nagpapagulo daw, may mga nababasa ako ng mga Duterte supporter, yung mga yan, mga basura, yung nagpapagulo. Okay? Yung mga yan, bayad na yan ng 5 milyon. Uh-huh. Okay? 5 milyon para dumila sa kipay ni Lisa Tanas. Uh-huh. Kaya yung mga nagpapanggap na kunyari Duterte, na dati naman paiba-iba ng mga sinuportahan sa ngalan ng salapi, bayad na yan ni Satanas. Kasi yung mga yan, takot makasuhan dyan sa Pilipinas. Uh-huh. Yan ang totoo. Nag-deny ba si Duterte? Even Marcoleta, nagsabi, you know, na magpulburonte si Kuting. Pero yung mga ngayon na nagpapaaway-away sa mga nanindigan, sa maisog, bayad yan. Takot yan, walang mga balls yan. Yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Kung sinabi ni Duterte na ikaw Maharlika, ikaw may napahamak mo kami, dadadadada, dyan kayo maniwala. Pero dahil matalino si Duterte, RRD, former president, yan. Pag sinabi niya, Maharlika, ba't mo ako dinadamay? At definitely, wala namang hindi magsasalita kahit sino. Bakit hawak ba nila ako sa lieg? Eh nung ako nga ay criticize ako kay Pangulong Duterte, nagalit ang ibang DDS, wala akong pakialam. Kasi during that time, in fairness kay Pangulong Duterte, never ever kong minura ng jutang ginimis katulad nitong mga bangag na ito. Okay? Doon lang yun. Kaya ako nag-criticize kay Pangulong Duterte. No, not really Pangulong Duterte. Yung mga taong nagkaray-karay sa kanya noon sa Commission on Election, naalalan nyo. Pero ngayon, yung nagpapagulo sa inyo. Okay? Matagal ko na ito sinabi sa, I'm not supposed to say this eh. Ha? Yung mga nagpapagulo ng utak nyo ngayon na nagpapanggap na Duterte daw, dating Duterte, paiba-iba, sa ngalan ng salapi, definitely nakikita yan di Pangulong Duterte. Si Duterte, hindi yan magsasalita na, oy, tumigil kayo, huwag nyo ako suportahan. Freedom natin yan. Pero mapagmatsyag kayo. Mm-hmm. Bakit all of a sudden, ginugulo nila ang maisog. Ang ganda-ganda, di ba? Ang ganda-ganda ng ating mga event now. Not only sa amin, sa lahat, di ba? Pero bakit may mga ganon? Yan ay lahat gusto ng sungalngalan ni Satanas. Mm-hmm. Yan na lang pangalan niya. Satanas, alam niyo na yan. Ni Satanas at Bangag. Dahil gusto niyang patahimikin lahat. Langga. Easy money nga naman ang galing sa kaba ng bayan. Uh-huh. Yan ang isaksak nyo sa isipan nyo. Kaya ito si Harry Roque. Sa tingin nyo ba? Okay, ito magkakaibigan sila. Si Harry Roque, magsisay ng yes sa event namin.
Okay? Kung hindi ina-acknowledge ng ibang mga maiisog o even PRRD, I don't know kung nanonood siya sa atin, I don't know, hindi nila acknowledge yung effort natin, Make up your mind, darling. Dahil, kung hindi naniniwala si Harry Roque sa ating pinaglalaban, hindi yan nagpapakahirap lumipad at even Attorney Glenn Chong umikot sa Amerika para suportahan ang boses natin. And now, tingnan mo si Harry, tina-target na. Not because na pumunta siya sa party natin, because vocal siya. Nasa Pilipinas pa siya, nagsasalita na ng bangag, 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 bangag. Eto, buksan niyo isipan ninyo. Sino ba ang kauna-unahan na nagsabi sa inyo na si Bangag Jr. ay bangag? Hindi naman ako. Si Pangulong Duterte, si Nikki Cosetting. Bakit hindi itong mga Duterte-Duterte kuno daw? Bakit hindi si Duterte ang awayin nila? Kung talagang sila ay hindi naniniwala na si Bangag ay bangag. Si Pangulong Duterte ang una nilang awayin. Pero ang ginagawa ng mga to, akala nila yung pagsuporta sa isang politiko ay may monopolya. Hindi mo pwedeng sabihin, tingnan mo ako, 'di ba? Suportado ko si Bangag dati. Yung mga sumusuporta sa kanya, mga scammer. Oh, mga nagpanggap, nagmamakaawa na walang malamon. O tapos ngayon halos pumutok na. Ganyan na mga itsura kalalamon ng kabanang bayan. Ako ba, dahil sinabi ni Liz Satanas noon na ako ang number one loyalist sa lahat ng loyalist ang kakilala niya, inaway ko ba? Inaway ko ba itong mga scammer na to? Dahil naniniwala ako na hindi mo pwedeng solohin dahil, oh Marcos ako, dapat ako lang ang bida. Dahil lahat ng supporters, welcome dapat yan, whether you like her or not. Pero eto ngayon, ang ginagawa nila para ang inyong mga kaisipan ay bilugin. Hanggat hindi nagsasalita si, well, again, hindi magsasalita si Pangulong Duterte, mga palangga. So itong mga ito ay pangpagulo. Bakit? Na mantikaan na ang kanilang mga bunganga. Yan ang tunay na mga... At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At yan nga mga kabalits natin, oh, yung mga ilang mga patungkol, mga pahayag at pagtugon dyan na kung saan ito nga, yung patuloy at patuloy na talagang pagsisiwalat ng umano'y mga patungkol nga sa naging tila nga ba viral video nga. Na kung saan patuloy sa patuloy nga pagbibigay pahayag nga ni Maharlika ukol nga no, sa ating Pangulo. At dyan nga no, sa kanya nga First Lady nga ng no, mga kabalits natin. Na patuloy at patuloy sa pagsasaad at talagang pagtugon ni Maharlika ukol nga rito. At yung mga ibang mga patungkol ng mga pahayag at mga nagiging balita nga dyan no, ukol nga no, sa umano'y nagiging hakbang laban nga sa mga Duterte, lalong-lalo na nga nito ni Trillanes nga. No? At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At yun mga kabalits, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalits.